last week, ang preaching ko po ay is a divine division patungkol ito sa mga hidwa or pagkaka divide ng mga families na sinabi ni Kristo, hindi kapayapaan ang dala ko, ngunit tapak, isang sword. At pinag-aralan natin kung anong ibig niya sabihin doon, na ito po ay paghihiwalay ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Ngayong hapon naman po ang pag-uusapan natin, kung last week ay the divine division, ngayon naman is the divine peace. The divine peace. Inanyahan po lahat ay tumayo at basahin po natin ang teksto natin ngayon sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 22. Ephesians chapter 2, verses 11 to 22. Ito ang salita ng Diyos. Verse 11. Therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself a new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Verse 17, and he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So when you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundations of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung mga ako. Ang aklat po ng Efeso ay naisulat po ni Apostol Pablo sa panahon na siya ay naka-house arrest sa Rome. At sa panahon na ito, sumulat din siya in AD 62. Ito yung time span ay sumulat din siya ng kanyang epistle sa Colossus at sa sulat kay Philemon. Ito po ay mga epistles na hinatid po ni Tychicus at ni Onesimus. So, yun po ang pinanggagalingan ng pagkakasulat ni Pablo sa pagiging author ng aklat ng Efeso. Meron tayong extensive series sa aklat ng Ephesians. Kung naalala natin, yung theological or yung theory, and then yung practical or yung application. Pinag-usapan natin noon, pinag-aralan natin na ito'y ang aklat ng Epeso ay nahati sa theological truth, three chapters, and the last three chapters is about application of that theological truth. Pero makita natin sa tema ng Epeso, pinakita po dito unang-una ang pakikipag-isa o pagsasaayos ng relasyon ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng butong na anak ng Diyos sa si Kristo Jesus. We are the creation, us, we are reconciled to God through the finished work of Christ. At pinakikita rin ng aklat ng Epeso na si Kristo ay pinagsama-sama ang mga dating magkakaaway. Collectively, the Jews and the Gentiles, ang mga Hintil at ang mga Hudyo ay nagkaisa sa isang katawan at yon ay sa pamamagitan ng pagkakatatag ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ganun din po, pinakikita rin dito na since we are reconciled to God and to each other, we must live as new
creatures. Bagong nilalang, binago tayo ng Diyos. At pinagtitibay din dito na ang pagkakabago at pagkakaligtas sa atin ay hindi sa ating sariling gawa, for we are saved by grace through faith. It is a gift, not by works, so that no one can boast. But at the same time, we are expected to perform our duty as Christians, given the fact na tayo binago ng Diyos, meron na tayong bagong gawi. Meron naka-prepare ang Panginoon in advance for us to fulfill the good works na pinipare ng Diyos. So, sa ating pag-aaralan ngayon, makikita natin kung bago tayo dumating doon sa fulfillment ng ating mga task or sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, tignan muna natin kung bakit natin magagawa na ngayon ang mga bagay na prepare ng Panginoong Diyos para gawin natin bilang mga mananampalataya. The title is The Divine Peace. Sa mundo ngayon, sabi, mas maikli yung panahon na ang mundo ngayon ay namumuhay sa kapayapaan kesa sa panahon ng gera. Sa madaling salita, walang isang buong taon or isang dekada sa buong mundo na walang gera. Kanina nag-uusap kami ni Pearl doon sa kusina. Sabi niya, Pastor, ang daming mga movies ngayon patungo sa gera. Sabi niya, oo nga eh. Hindi mauubos. Bakit? Laging may away, laging may conflict. At yung worldwide conflict of wars and rumors of wars ay minsan mas na-highlight natin, but right under our nose, sa ilalim lang ng ilong natin ay may nagaganap ng mga paglalaban-laban or hostility against people or mga tao. Kaya nais kong maikwento ngayong hapong ito kung anong ginawa ni Kristo. Kung paano niya napag-isa tayo sa Diyos, Ama. At kung paano niya pinag-isa ang mga tao na naglalaban-laban. So, the hostility of man against each other are mostly, ngayon sa panahon natin ngayon, motivated by race. Ay, yung race, yung lahi. Dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kalala dahil ano tayo eh, kakaiba yung kultura natin. Ang mga, though we are regional, no, hindi tayo pikon. Ibig sabihin, pag sinabi mo, yung mga Ilocano, eh, kuripot, tatawanan ka lang yan. Sabihin niya, oo naman. Totoo ba? Hindi naman totoo. Anong ibig ko sabihin? Hindi tayo ganun kapikon sa mga regional differences natin at pagkakaiba natin kasi hindi naman ganun kalayo yung pagkakaiba natin. Pag tinignan natin ang isa't isa, magkakamukha pa rin naman ang mga Pilipino. No? Sa Pilipinas lang na pwede mong tawagin yung isang tao na bawa siya ay hindi kaputian, tinatawag mong ng derogatory terms, na nagtatawanan pa kayo. Palalaan pa kayo ng asaran. Ayoko nang bumanggit ng mga pang-asar, baka matuto pa kayo. Pero I hope na you get yung sinasabi ko. So, while we uphold the truth that there's only one race, we believe that there's only one race, which is the human race, we also recognize that we as humans are very diverse. Kahit naniniwala tayo na iisa lang ang pinanggalingan nating lahi, no? There's no such thing as white race or black race. Siguro white rice and black rice meron. Pero yung lahi ng mga puti at itim, this is an artificial kategorya na ginagawa ng mundo para pag-away-awayin ng mga tao. Because there's only one race and that is the human race, as the Bible says. But we do recognize that we are diverse. Culturally, religiously, may mga diversity tayo. Kahit na lang sa itsura natin, physically, may mga diversity tayo. And the biggest problem right now in the West, hindi sa lugar natin, kundi sa Western Hemisphere, in the United States, in Europe, in North and South America, ang problema nila ngayon na tinitingnan nilang pinakamalaki is racism. But the truth is, that's not the biggest problem of the world or of the Western world or the people who are worried about race.
Racism is not the biggest problem. You know the biggest problem of the world in whole? It is still sin. Kasalanan pa rin. Ang pinakamalaking problema at ang katumbas nun ay ang wrath ng Diyos. Ang galit ng Diyos sa sangkatauhan. Ganun pa rin ang galit at ang parusa ng Diyos ay nananatili pa rin nakaamba sa mga bangkasalanan na lumalaban sa Diyos. When Cain killed his brother, nung pinatay ni Cain ng kanyang kapatid na si Abel, his biggest problem is not that is not his hatred towards his brother. Hindi yung hate niya or yung kanyang pagtatakip sa kanyang kasalanan. That's not his biggest problem. But the hatred of God towards him, that's his biggest problem. Yung pagkamuhi ng Diyos sa kanya. Our hate towards each other bilang tao, whites versus black, black versus Mexican, Mexican versus Asians, halo-halo na, labo-labo na. That racial hatred na sinasabi nila is only a symptomatic of our hate towards God. The reason why we hate our own people, the reason why we hate our neighbor is because we hate God. That's our problem. Sintomas lang ito ng mas malala at mas malaking problema. And this is the truth. It is impossible for us to reconcile to each other. Imposible na magkabati tayo, magkaisa tayo, if we are not reconciled towards God. All other reconciliatory efforts, yung pakikipag-kasundo, bati, at pakikipag-peace treaty are all artificial, not lasting, and very superficial. Hindi ito tumatagal. At nakakatakot kasi every now and then, pumuputok ang mga gera, pumuputok ang mga conflict. Parang sa magkakapitbahay lang. Pag Pasko, usually nagkakabati minsan yung magkakaaway. Pero pag nagputukan na ng January, ilang araw lang pagitan, away na naman kayo, napakaingay nyo, wala kayo. Nag-aaway na bigla. Nagkakaroon kagad ng conflict, ng hostility towards each other. Why? Because an unregenerated people will hate on each other, while those whom God has saved will show love to each other. Yung mga hindi born again, hindi bagong tao, yung mga nananatiling namumuhay sa rebellion at kasalanan at lumalaban sa Diyos ay patuloy na mamumuhi sa isa't isa. May expiration date yung kanilang pag-ibig at pakikipag-isa sa kapwa. Ngunit ang mga nagmamahal na niligtas at pinababanal ng Diyos ay merong trajectory ng pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. So this racial issue ay napakasikat ngayon na issue. Very hot trending topic, especially in 2 years ago nag-start yung I Can't Breathe movement na naging Black Lives Matter. Ngayon, Black Transgender Lives Matter na, no? All other lives don't matter. Yung sa kanila lang magma-matter. So, isa sa mga nilalaban nila nung civil rights movement pa lang nung mga 60s and 70s, nagsimula na ito. Walang masama na ipaglaban mo ngayong karapatan laban sa mga mapanupil at hindi makataong trato sa iyo ng kapwa mo. At diyan nagsimula yung mga movements, civil rights movement. Yung isang extreme na movement na nag-arise nung mga panahon na yon, nila Martin Luther King Jr. ay yung Black Panther. Yung Black Panther na napapanood nyo, hindi yun yun. Pero ang nilalayo nila ay maitaas yung Black Pride, kumbaga. Yung pagiging Black ko ay hindi dapat dinidiscriminate. Nilalaban nila iyon. At kamuntik-muntik ang magkaroon ng civil war because this group of Black Panther ay left-leaning, meaning dun sila papunta sa Marxist and communist ideologies. At sila ay armado. Meron silang kakayahan at kapasidad na maging bayulente at i-assert ang kanilang kagustuhan sa isang madugong paraan. Kaya nila yon.
And one of the proponents, or isa sa mga kilalang kilala na lumalaban para sa civil rights ng mga black people in America, mga black Americans, ay si Angela Davis. Back then, si Angela Davis ay kilalang kilala na civil rights activist at kasama siya sa Black Panther, babae ito, at matapang niyang sinasabi na dapat ang mga puti, yung mga whites, ay singilin, magkaroon ng reparation. Bayaran nila ang kanilang pang-aabuso, pang-enslave, pang-aalipin sa mga lahi namin na mga itim. Na hanggang ngayon, ang gusto ng mga aktivista ngayon na left-leaning at mga nag-a-advocate sa social justice at sa critical race theory, itong mga paniniwalang ito, mga woke, tinatawag nilang woke ang mga sarili nila, gusto nilang singilin yung mga puti dahil sa kasalanan ng slavery nung araw. Ngayon, ang nais nila magbayad ang mga puti sa mga itim at sa ibang mga lahi na naabuso nila dahil daw sa enslavement, sa rape, sa abuses, at sa lahat ng mga pangit na naranasan nila mula sa mga puti. Ngayon, may nangyari. May nabasa akong news at sinabi sa news na ito, pakinggan natin, a famed Black Panther who's also a communist has faced calls to pay reparations after discovering her ancestors were white Puritans who arrived in the US on the Mayflower. Sinasabi dito sa news headline na itong leader ng Black Panther na isa ring komunista ay hinihingi ngayon, sinisingil na dapat magbayad siya dahil ang kanyang kamag-anak ay isa sa 101 passengers ng Mayflower na barko na dumaong. Yung mga Puritans na dumaong sa States. Na kung saan some of them have been slave owners, if not all of them. Nag-advocate sila ng slavery. Ganun ang sinasabi nila. So ano nangyari? Nabaliktad. Siya yung naniningil. Ngayon, siya na yung sinisingil. But actually, that call for reparation is satirical. Meaning, hindi naman seryosong sisingilin siya, kundi pinapamukha sa kanya, binibigyan siya ng taste of her own medicine. Sa isang side pa lang yun, ang pamilya niya. Yung puti na nakasakay sa Mayflower. Angela Davis was flabbergasted to discover both sides of her family were white. Pag nakita niyo ang itsura ni Angela Davis, matanda na siya pero maganda at light-skinned pero makikita mo na may lahing black pa rin siya. So sabi dito, she was flabbergasted to discover both sides of her family were white and that her mom's ancestors were slave owners. On PBS show, Finding Your Roots. So yung show na Finding Your Roots, binigyan siya ng DNA test at nalaman na hindi lamang passenger ang kanyang lolo, kalulululuhan ng Mayflower, kundi the other side of her family tree, sa mother side, ay slave owner. So imagine, sinisingil mo yung mga puti na magbayad kayo, eh kasama ka pala dun. Kasi kamag-anak mo sila. And the stunning revelation sparked calls for the famously woke Marxist University of California professor to herself pay reparations, having previously called on whites to pony up in the past. And this is the problem. Kapag ka meron kang hindi lubusang naintindihan, poproblemahin mo yung mga bagay na hindi naman problema. Gusto nila ng reparation, magbayad yung mga lahing ng enslave, pero hindi nila na-realize. Maliit ang mundo. At kung magbabayad ng mga puti ngayon sa mga itim, walang nabubuhay ngayon na naging biktima ng slavery. At wala rin namang nabubuhay ngayon sa panahon na ito na naging slaver. Lahat ay mga lahi lang. At naghalo-halo ng lahi ng tao. Laking problema. Kaya hindi okay maniwala sa critical race theory dahil ito ka lang nilalaban. Sa Black Lives Matter,
at sa mga LGBTQ agenda, lahat sila, Marxist, communist ideologies, liberal agendas, magkakasama lahat yan. Hindi man papaniwala doon. Bakit? That's not the problem. Our problem in our society right now is not about race. It's not about transgender, transphobia, or kung ano pa man. Hindi ng problema natin. All human beings around the world has the same problem. And that is sin. I'll give you something to worry about. Because of our sin, dahil sa kasalanan natin, God's wrath is looming above our head. Ang pagkamuhi, ang galit, ang parusa ng banal, banal, banal na Diyos ay nakaabang at malapit ng ibagsak sa sangkatauhan na nagkasala at lumalaban sa Kanya. Yun ang mas malaking problema. That's the biggest problem of mankind. So for us to understand the text, makita muna natin that that problem is prevalent up to the time ng judgment, hanggang sa dulod, kaduluduluhan. Meron at merong kaaway ang Diyos. Pero ngayong hapon, nais ko ipaalam sa inyo, peace with God and peace among men are received from God, not achieved by man. Ulitin ko po ha. Peace with God and peace among men are received from God and not achieved by men. Ang kapayapaan sa Diyos at kapayapaan sa ating kapwa ay nagmumula at tinatanggap natin mula lamang sa Diyos at hindi natin kayang magampanan o magawa ng paraan. So the point here is, believers' peace, ang kapayapaan ng mga mananampalataya ay nakabase sa ginawa ng Diyos. In the divine initiative. And what is the divine initiative? It is God loving us while we were still sinners. For God so loved the world, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Kristo Jesus. And that divine initiative, yung inisyatibo ng Panginoong Diyos, in our natural state, sa atin, bilang natural na tao, makasalanan, we don't want to be reconciled to God. For man wants to replace God. There's this divine initiative. Kung walang divine initiative, hindi tayo makakasundo sa Diyos. Kasi tayo rumirebelde at ang gusto natin, makuha ang trono ng Diyos. Ganun ang nais ng tao. Kaya nga ang temptation ni Satanas, ng serpent, kay Adam and Eve. Talaga bang sinabi ng Diyos? Natatakot lang ang Diyos dahil magiging kagaya kayo ng Diyos pag kinain niyo ang pinagbabawal na bunga. It's about the temptation of getting the throne of God for yourself. It's a selfish ambition. And since then, from the fall of Adam and Eve, sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nagkagulo na. Meron na tayong gera laban sa Diyos. In Romans 8 verse 7, sabi po dito, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. In our natural state, sa ating natural na pagkatao, ayaw natin sa Diyos. Tayo ay hostile, lumalaban, nagre-rebelde sa Diyos. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Hindi siya nagsasubmit sa batas ng Diyos at hindi niya kaya. Wala siyang kakayanan. So those who are in the flesh cannot please God. Hindi natin kayang bigyan ng kagalakan o ma-appease yung galit sa atin ng Diyos. So God was reconciled to man by Christ in His atoning sacrifice. Naayos ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan, paggalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. At ang tao ay nagkasundo sa isa't isa, we reconcile to each other by the regenerating power of God in the rebirth of a new man in Christ. The only reason why we can have peace with each other is because we are now a new man. The old man has gone, the new has come. Because the old man hates God and hates his brother. And that's the story of Cain and Abel.
Kaya pinatay ni Cain si Abel dahil galit siya. Galit siya sa kapwa niya, galit siya sa kapatid niya. Kaya ganun din ang problema natin. If not for the grace of God giving His divine peace, giving His divine intervention through divine initiation, divine initiative, kung hindi siya nagkusa, wala tayong kapayapaan ngayon. Wala tayong pagkakasundo sa ating Diyos at sa kapwa. So imagine this. What is the greatest commandment? Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Is it possible that a man, a natural man na dinescribe kanina, a man who is hostile towards God, hating God, can he obey that law? Sabi doon kanina, he cannot. Because he won't. Ayaw niya. Hindi lang dahil hindi niya kaya, dahil ayaw niya. Ayaw niya sa Diyos. God rejects man because una sa lahat, ang tao ang nag-reject sa Diyos. Nireject ng tao ang Diyos. Nilalang ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden na binigay niya ang lahat. Binigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan pero sinuklian pa rin ito ng tao ng kasamaan. So, the only reason why we can be reconciled to God is through Christ. And the only reason why we can obey God's law, which is love the Lord your God with your heart, mind, soul, strength. And the second greatest commandment, love your neighbor as yourself. Para magawa natin yon ay sa pamamagitan lamang ng natapos na gawa ni Kristo. Kaya po, bilang isang mananampalataya na, kung kanina sinabi imposible, those who are born of flesh, they cannot please God. Pero as we are born again, who are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God, a new creature, therefore we have peace with God and we have peace with our brethren. So take note. Man's peace towards another man can only be genuine if we are first and foremost at peace with God. Yung kapayapaan ng tao sa kanyang kapwa-tao ay magiging makatotohanan lamang kung tayo ay may kapayapaan sa Diyos. Anything else would be hypocrisy. Anything else has expiry date. Hindi nananatili, hindi tumatagal. So to claim that we are at peace with God, yet we hate our brethren, we are lying. Kung sinasabi natin, tayo may kapayapaan na mula sa Diyos, na kung paano sinabi niya sa kanyang salita, na ako nagbigay ng kapayapaan sa inyo, at kayo rin ay pinag-isa ko sa aking pagkatao, sa aking pagka-Diyos, sa aking pag-ibig. Magsisinungaling tayo kung hinihate natin ang ating kapatid o ang ating kapitbahay. So, the hostility between God and man is a result of man's connivance with the world. Ang pagkikipag-away natin o ang gera natin laban sa Diyos, ang tao at ang Diyos, ay resulta lamang ng pakikiisa ng tao sa mundong ito. Pag sinabi nating connivance, pinagkakaisahan. Merong pagkakampi-kampi. So imagine this, yung tao na nilalang ng Diyos eh kumampi sa mundo na create din lang ng Diyos at nilabanan ng Diyos. Yun ang pinagsimulan ng ating hostility towards God. So to be reconciled with God, therefore, para makasundo natin ng Diyos, kailangan nating madiborsyo sa mundong ito. We have to be divorced in the world. What does it mean to be divorced in the world? The church of Christ, ang simbahan, ang Iglesia de Cristo, ito'y pinatutungkulan ng kanyang mapapangasawa sa kanyang muling pagbabalik. Isang bride, isang walang bahid, walang dungis, pinabanal, at nais niyang makasama habang buhay. Kaya kinamatayan ito ni Kristo. Therefore, kung yun po ay ang nais ng Diyos
makasal tayo sa kanya bilang kanyang napiling asawa, dapat wala tayong ibang karelasyon. You have to be honest with yourself right now, brothers and sisters. Am I married to the world or am I betrothed to God and will be married to Him through the church? We cannot live a double life. Kasi alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam niya kung anong tinatakbo ng isipan natin. Pwede tayong mamuhay na para bang okay tayo sa Diyos. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa iglesia, sa simbahan, at inisip natin ligtas na tayo. Hindi garantiya ang attendance mo sa tuwing Lord's Day na nakaupo ka dyan at sasabihin mo, okay na kami ni Lord. Hindi. Kasi hindi lahat ng bagay na nasa kusina ay pagkain, kaya hindi rin lahat ng nasa garahe ay sasakyan, ganun din hindi rin lahat ng nasa loob ng iglesia ay mananampalataya. The wrath of God is looming above your head if you're living against the principles of God. So, for you to be reconciled to God, ma-reconcile ka sa Panginoong Diyos, you have to repent of your sins. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Maaring maloloko natin ang kapwa natin. Maaring mamuhay tayo na parang tayo ay mukhang namang Kristiyano, okay naman, mukhang mabait. Ginagawa natin, gusto nating ipakita lang. But at the same time, we live in hostility towards God because we love our sin. Hindi natin binibitawan ang ating mga kasalanan. Niyayakap natin ito. Pinagtatakpan natin ito. At pinahahalagahan natin ito. We cannot live like that. To be reconciled with God, we must divorce the world and be married to Christ. Second point for this afternoon, it's not about only about believers' relationship with God, but also our relationship between each other as a church. Let me go back to the text. Sabi sa verse 11, therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh are called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Noong nagsimula ang ministeryo ni Pablo, siya mismo ay hindi kaisa sa katawan ni Kristo. Parte siya ng circumcision. He is a Pharisee. Siya ay Jews of Jews. Ginawa niya lahat ng batas. Sinusunod niya ito at talagang passionate siya sa paglaban sa mga Kristiyano dahil iniisip niya yun ay kalooban ng Diyos. Ang kalaban niya ay yung mga hintil. Hindi lang basta hintil, lalo na yung mga hintil na Kristiyano. Yun yung mga pinapapatay niya. So there's this hostility. At si Pablo ang nakakaalam nito. Alam niya ang difference ng Jews and Gentiles. There is not just an air or yung pakiramdam lang ng hostility, but it is transitioning into a physical hostility. Nag-aaway-aaway talaga sila. Naglalaban-laban sila. And in verse 12, sabi, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and the strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Dinedefine ang isang hintil na hindi kilala ang Diyos. Dinedefine din naman ang isang maaring Hudyo ka pero hindi mo kilala ang Diyos. Parehas lang. Because not all Israel are Israel. Kasama rin dito, yung sinasabi nilang we are of the circumcision na kami ay mga tuli at sinusunod namin ang batas pero hindi naman sila parte sa katawan ni Kristo. Verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Yung far off dito yung tinutukoy yung mga hintil. Hindi kayo makalapit. Literally, they were far off. The Gentiles, the Samaritans, those who are outcast, hindi sila makapag-worship sa Jerusalem, sa temple, they are far off. And this term was used by Christ. And John, sabi niya, the sheep will follow me. They will hear my voice and they will follow me. Nasa sheep pen sila. Pero sabi ni Christ, but there are those who are far off and I have to get them.
I have to bring them in the fold. And this time, sa panahon ni Pablo, siya yung inatasan na maging apostol para sa mga hintil. Abutin yung mga nasa malayo, mailapit kay Kristo. It is only by the blood of Christ that they were brought near. Verse 14, for he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. The dividing wall of hostility is so powerful. The dividing wall of hostility between two cultures, the Gentiles and the Jews, is so powerful. Nagpapatay ng tao dyan. And also the dividing wall of hostility between the holy, most holy place and the holy place and the holy of holies, that only a priest can get in to present the offering. So lalo ang layo ng pakiramdam ngayon ng hintil. Hudyo nga lang yung nakakapasok at namamatay pa sila pag may kasalanan sila. Grabe yung wall na nilagay ng Diyos separating His holiness against man's sinfulness. But thanks be to God, for He is our peace. 15, sabi dito, by abolishing the law, made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of the two, so making peace. From two different persons, both are separated from God because of the wall of hostility na hindi magtuloy-tuloy kahit yung mga Hudyo, kailangan nila lagi mag-offer ng sacrifices for their reconciliation towards God, pero lagi lang ceasefire lang nangyayari. Wala talagang cessation or wala talagang peace, total peace na nangyayari between God and man. So ang ginawa ng Diyos, pinag-isa niya ang hintil at ang Hudyo sa kanyang katawan. Making one new man. Sabi ito, creating himself one new man in place of the two, so making peace. And might include, and might reconcile us both to God in one body through the cross. Paano daw? Hindi kaya ng Hudyo iligtas sa kanyang sarili at makipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng mga alay. Ang mga hintil lalo na, walang maibubuga to. And God, in His sovereign grace, He gave Jesus Christ, His one and only Son, to be broken down literally. His body was torn. Winasak kanyang katawan. Kung paanong winasak yung veil between the holy place and the holy of holies. Na nakatatawid na tayo ngayon. Pinag-isa kay Kristo ang mga hintil at ang mga Hudyo. And verse 16 sabi, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And He came and preached peace to you who were far off, peace to those who were near. For through Him, both will have access in one Spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into the holy temple in the Lord. Anong ginawa ni Kristo? Dalawang magkaaway na lahi, at itong dalawang magkaaway na lahi na ito naglalabanan, ay kalaban din ng Diyos. At para ma-reconcile ang lahat, binigay ni Kristo ang kanyang buhay at pinag-isa tayo kay Kristo Jesus. Kaya nagsasabi, kailangan ng reparations, magbayad ang mga puti sa itim. Kailangan pag-aralan natin ang critical race theory. Kailangan tanggapin ang LGBTQ kung ano paman para walang away. That's not the solution. The solution is being one in Christ. Makipag-isa kay Kristo para magkaroon ng kapayapaan sapagkat sa Kanya lamang nagmumula ang kapayapaan sapagkat Siya ang prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Sa Kanya nagmumula ang kapayapaan. So ang point natin kanina, man's peace towards another man can only be genuine if we are first and foremost at peace with God. Pag tayo kasundo natin ng Diyos, maayos ang ating relasyon sa Diyos.
So I want to read this first John this verse in 1 John chapter 3 verses 14 to 15 to put it in proper perspective. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. This is what Paul meant when he said, nagkaisa tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay, inabolish na yung mga rights at yung mga ordinances na hindi natin magawa-gawa. Anong ginawa ni Kristo? He loved us, therefore we can now love our brethren. But it is very telling. If we don't love our brothers and sisters, we have not transferred, we have not passed out of death into life. Hindi pa rin tayo mananampalataya. Hindi pa rin tayo at peace with God. So peace between brethren is expressed in genuine Christian fellowship. Ulitin ko po, ang kapayapaan na namamagitan sa mga kapatiran ay naipapakita sa katotoong fellowship ng mga mananampalataya. True Christian fellowship, genuine Christian fellowship. So if you're here and you claim to be a Christian, but your fellowship with your brothers and sisters is not genuine, meaning you are not really reconciled to God, you have not repented of your sin, you're living a double life, you're living in rebellion against God, then wala tayo talagang kapayapaan sa isa't isa. Hindi tayo reconciled. Wala tayong pakikipag-isa kay Kristo. Peace between brethren is sealed in the body of Christ. Ang kapayapaan sa isa't isa ay nasiselyohan lamang sa katawan ni Kristo, meaning in His body, in the church. So you can say na okay na kami ni Lord, but I cannot be part of His church. You cannot say na I am saved, but I cannot be a member of a church. Kasi it's just between me and God. So how can you obey the law of God? The law of God is to love God with all your heart, mind, soul, and strength, and to love your neighbor as yourself. So it would be hypocrisy kung sasabihin mong ginaganap kong mahal ko ang Diyos, pero hindi mo mahal yung kapatid mo. Dahil ayaw mo maging parte ng iglesia. Ayaw maging parte ng simbahan. The mere attendance of the church doesn't mean that we are at peace with God. Ang sadyang pagdalo lamang ay hindi pagpapakita na tayo ay okay na sa Panginoon. Ito dapat ay pinatutunayan ng ating binagong buhay. A life of repentance and continuing repentance and hatred towards sin, sorrow over sin, and love towards our brothers and sisters. So my last note for this afternoon is, peace with fellow men is made possible only by the gospel and through the gospel. Walang ibang alternative. Kung gusto mong makasundo ang Diyos, kung gusto mong maging maayos ang relasyon mo sa Kanya, dahil papalapit ng paghuhukom, believe in the finished work of Christ. Panampalatayanan mo. At kung ikisinasabi mo, nananampalataya ako kay Kristo, talikuran mo ang kasalanan. Yan ang dahilan kung ba't nagagalit ang Diyos sa atin. Ngunit kapatid, may pag-ibig ang Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pinakita kanyang pag-ibig na He didn't spare His Son. Rather, He allowed His Son to be crushed by His own hands. At siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Huwag mong hayaan na ang pag-ibig ng Diyos na naririnig mo ngayon ay baliwalain mo lamang. Sapagkat bukas makalawa, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam. And I'm telling you this, lalabas at lalabas kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Lilitaw at lilitaw. May express, may expose. May kita natin kung talaga tayo na kay Kristo. At kung nakita mo ikaw ay hindi pa nakasampa, kung nakita mo ikaw ay hindi pa on board sa peace ng Panginoon,
This is a challenge. This is a question for this afternoon. Are you at peace with God? Meaning, have you repented of your sin? Have you placed your faith in the finished work of Christ? Ikaw ba'y nananampalataya na siya lamang ang paglinis ng iyong kasalanan? Na kaya niyang putulin ang sumpa ng kasalanan sa buhay mo? Na kaya mo mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Kapatid, hindi mo kailangan magpaalipin sa kasalanan sapagkat may Diyos na tagapagligtas. Merong tagapagligtas na nagsugo ng kanyang anak na tumapos ng lahat ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Now, if we say that we are at peace with God, we must live as persons or people of God na hindi hostile towards Him. Kaya tayo nagiging hostile sa Panginoong Diyos kasi nagkakasala tayo sa Kanya. Ang tanong, ang Kristiyano ba hindi na nagkakasala? Nagkakasala pa rin tayo. But the mark of a true Christian is a repentant life. Hindi niya pinagtatakpan yung kasalanan niya. He is confessing it. Hindi niya ito pinagmamalaki. Hiyang-hiya siya sa kasalanan ito. At ito'y tinitiwala niya sa kapatawaran ng Diyos. So if we claim that we are at peace with God, the second question is, are you at peace with your brethren? Conflicts arise. Nagkakaroon talaga ng conflicts. Hindi tayo nagkakasundo, nagkakaroon tayo ng mga samaan ng loob. But the question is, are we in the heart of reconciliation? Do we have that heart to be reconciled with each other? Do we have a forgiving heart? Do we have a humble heart? Do we have a heart that is teachable? Lahat ng conflicts na nangyayari within the church, it is meant to bring about a change in us. Na may bagong kaisipan, bagong aral na matutunan tayo. Hindi ito para magmalaki tayo. Hindi ito para mag-indulge tayo sa hate. Rather, this is an opportunity to glorify God. Tanong, ilang beses natin dapat patawarin nating kapatid? Just to summarize the answer of Christ, hanggang nagkakasala. Hanggang nagkakasala, patawarin natin. The third question is, are you loving God and loving people? It's one thing to be at peace with God, to be at peace with people. It's another thing to love proactively. Yung minamahal talaga natin ang kapatid natin. Consider your thoughts and actions this afternoon, brothers and sisters. Yung ginagawa mo ba ngayon ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapatid mo? Yung ginagawa mo ba ngayon ay pagpapakita ng edifying actions towards your brethren? Are my thoughts, my words, my action, ito ba'y pag-ibig? Nagmamahal ba ako sa kapatid ko? Or is this a selfish indulgence of my freedom? Eh, malaya ko namang gawin to eh. Wala namang kasalanan sa ginagawa ko eh. Gagawin ko na. Pero hindi lahat ng mga kalayaan natin ay nakakapagpalakas, nakakapag-build up ng kapatid natin. Kahit magandang bagay pa yan, kahit inisip natin na okay lang naman to sa akin eh. Sa'yo, okay sa'yo. Pero bilang isang iglesia, bilang kapatiran, we don't seek what is okay for us, what is good for us. But we must seek what is good for our brethren. Anong makakabuti sa kanya? Anong makakapagpalago sa kanyang pananampalataya? So brothers and sisters, in conclusion, the divine peace granted by God through the finished work of Christ made peace possible between God and man to man. Yan ang pinagmumulan, ang gospel, ang natapos na gawa ni Kristo, yan ang pinagmumulan ng kapayapaan. So sa mga mananampalataya ngayong hapon, this is my charge. Cultivate your love towards God. Cultivate it. Huwag mong hayaang mamatay or manlamig. Kami ng asawa ko, nag-birthday siya noong nakaraan, we have cultivated our love towards each other. We dated. Nag-date kami, lumabas kami, main kami, nag-spend time kami sa isa't isa. No?
talagang sinulit namin habang yung anak namin kasi sinusulit ng mga ano, ng mga lolo at lola, sinulit namin yung oras namin. We spend time sa isa't isa. The question is, how's your time with the Lord? Are you cultivating your love towards God? Hindi ko kukwestiyonin kung isang mananampalataya na mahal mo ang Panginoon. Ang tanong, mas mahal mo ba siya ngayon kaysa kahapon? O nanlalamig ka na? Cultivate your love towards God. Second, cultivate your love and affection towards the church through mutual edification. Cultivate mo rin yung pag-ibig sa kapatiran. Paano mo minamahal ang asawa mo, ang anak mo, ang kaibigan mo, ang sinisinta mo? Ganun mo rin mahalin ang katawan ni Kristo. Ibigin natin ang isa't isa. At ito ay kinakultivate. Sa paanong paraan? Ang hirap naman yata yung LDR, ang church. Naintindihan nyo? Ang hirap na LDR tayo. Kinakailangan natin na samantalihin ang mga pagkakataon na tayo magkakatipon. And I pray habang tayo lumalago as a church, wala pa tayong isang taon, ilang buwan pa lang tayo, no, ay lumalago din ang lalim ng pag-ibig natin sa isa't isa. If you're a believer, hindi lang sapat na i-cultivate mo ang pag-ibig mo towards God, towards people, or towards His people, the church. You must live a new life. There's a song na natutunan ko nung bata ako, sabi doon, I've found a new life. If anybody asks you, what's the matter with you, my friend? Tell him that you're saved, sanctified, Holy Ghost filled, water baptized, Jesus on my mind. I've found a new life. That song, na kinakanta namin, I found a new life. If anybody asks you, what's the matter with you, my friend? Tell him that you're saved, sanctified, Holy Ghost filled, water baptized. I've found a new life. But that's just cliche. Cliche lang yun. That's just a song. Live it. Live a new life in Christ. Bago yung buhay natin, mga kapatid. If this doesn't excite you every day, every morning pagising mo, may bago akong buhay. Let me remind you this. Kasi ako nakakalimot din. Every day is a new life in Christ. Bagong buhay natin sa Panginoon. May bagong pag-asa, bagong pag-ibig. And lastly, live heavenly. Which means, live holy. Patuloy na magpakabanal. Now this afternoon, if this message has exposed your heart, my conviction, hindi pa pala ako believer. Hindi pa pala ako mananampalataya. You must know that you are at war with God. God is hostile against you. You will never win against God. But in God's love, He sent His only begotten Son so that we can repent of our rebellion. May paraan si Kristo Jesus. Manampalataya ka sa natapos niyang gawa, hindi sa ginagawa mo. Hindi mamaya. Hindi sa makalawa. Huwag mo nang patagalin talikuran ng kasalanan. Huwag mo nang hintayin na bitawang itong kasalanan din naman ito eh. Susunod din naman ako sa Panginoon. No, you don't know if you're alive later. Hindi mo alam kung buhay ka pa mamaya. Do it now. Surrender now. Magsisi ka ngayon. And I'm pleading to you, brethren, because we don't hold the time in our hands. Ang Diyos lamang nakakaalam. And I pray that this message will not be the last message that you will hear. I pray na lalago ka pa sa Panginoon. Na ikaw ay mas lalo pang papakabanal bilang isang totoong mananampalataya. Tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong biyaya sa amin. Narinig namin itong mga salitang ito. Nakita namin ang ginawa ni Kristo Jesus na iyong anak, ang bugtong mong anak, kung paano kami nailapit sa inyo at sa isa't isa. Kung saganang amin, Panginoon, if we are left in our own devices, we will continue in rebellion against you and we will continue in hate towards each other. We will destroy ourselves and this world. But because of your love, O God, thank you that while we were still sinners,
You've allowed your, you've sent your son Jesus Christ to die for us. Hindi mo hinintay na kami magpakabait, namatay na ang iyong anak si Kristo Jesus habang kami makasalanan. Kaya o Diyos, dinadalangin namin. Continue to remind us of the gospel. Convict our hearts. Durugin mo ang mga puso namin. Paalala mo sa amin, nung naghahanap kami ng kapayapaan sa anumang mga bagay dito sa mundong ito, hindi namin ito masusumpungan pagkat ang kapayapaan ay masusumpungan lamang sa inyo, O Diyos, at sa pamagitan ng pananampalataya namin sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Lead us, O Lord, into a continuing, loving, and peaceful relationship with you and our brethren. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Inanyakay po lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating corporate confession. Nasa GC po natin, pakishare na lang po sa walang kopya. Sabay-sabay po natin itong basahin. Aming Diyos na makapangyarihan